I am Albino Lee, Kim in short. Almost everybody, all my friends call me Kim or Kimpak. That's my other name. I started koi way back when I was in elementary. Alam mo naman sa elementary, maraming yan. Ang carp patawag namin yan, goldfish carp, saka rainbow, yung no, rainbow canal. Noong araw kasi, wala pa, alam mo, estudyante, walang pera, walang ano, alawat lang lahat. Siyempre, puro ano lang, yung mga maliliit na isda lang. After high school, medyo nawala. Pag college, meron kunting ano, aquarium sa bahay. When I got married, of course, you have your family. Minsan, wala kang ginagawa sa bahay. Makabalik ka, balik mo yung ano yung ginagawa mo sa maliit ka pa. Yun, naisipang ko na magbalik ulit sa old hobby ko. When I transferred to this place, dito na kong fish pan. So, hindi pa maganda masyado yun, ha? Yung isda. Nagtataka ko, yung isda ko, hindi, parang ano, nakikita ko sa mga, ano, sa mga YouTube, sa ibang ano na yung mga Japanese koi talaga maganda. So sabi ko, ano ata, I have to upgrade my hobby as well as my fish also, my koi. Meron nagpakilala sa akin sa Manila. Kinakilala ko kay Mr. Jaime Lim. Jimmy, we call him Jimmy, yung may-ari ng Koi Village. Koi Village, Petpol, Manila. Diyan nagtuturo sa akin, gano'n. Tinitingnan ko yung koi pa nila sa, ano, sa Koi Village nila. And then, we went to his farm, which is in Bulacan, Pandi, Bulacan. Doon ko talaga nakita yung mga madpan, lahat. So, of course, ang tao hindi makontento eh. In 2017, nakilala namin yung isang friend namin na Indonesian friend. So, in-introduce kami kay Ogata Koi Farm. Doon na, in 2017, pumunta kami doon. 2017, dalawang beses. 2018, 2019, dalawang beses din kami pumunta. Nahinto lang sa 2020 because of the pandemic. Until now, no, 2021. Maybe after the pandemic, we will go back. We will go back again and add more, buy more fish, buy more koi, you know. Advice lang na ako, planong maghimugpan, inyo yung budgetan na, and then kaysa lang umuwi mo, mao na ginaingon nila, do it once but do it right. Kasi minsan sabihin mo pwede na ito, after so many years ganon, hindi maglaki yung isda, may problema, pakpak na naman, gawa na naman ng iba, then may mag-recommend naman ng ganito, dagdag na naman. So instead na ano, gusto mo magkano makatipid, lalaki ng lalaki yung taskos mo. Kaya nga sabi ko, ang ginasulti na ako, do it once, do it right. Kaysa lang, do it once lang, kagaya ng ano ko dito, yung pan ko dito. Ano, isang beses lang ginawa yan.
the filter of this pan, the filter. This is the dripping. So I don't have to change the water weekly. It's daily. They will change the water will automatically change. This is the settling tank. The settling tank will serve as your mechanical filtration also, because all of the debris here in the pan will settle in this settling tank. And after that, the brass, we have the brass here, located in this place, the brass. Then up to that place, this will also, these are the biological filtration filter. And the last chamber is the UV light and the water pump. The water will also, so automatically, this will also go out from to the drain. Kung gusto ka, put more current in your pan para sila, mga stationary bike, exercise sila gumamitin. The more sila ga-exercise, the more sila mukhaon. So the more mukhaon, the more mudako. Ang kuan, circulate yun ang tubig. Wala sa ginaingon nato nga, wala pa ginaingon nga dead spot, dead no? Tanang tubig mo agi filtration system. So wala yung dead spot. In return, maayo ang tubo sa isda. Sa newbie naman, of course, no, pan, 24/7 yan, nag-ano yung makina, you have to have a good filtration system. Yung filtration talaga, yan ang pinaka-ano yan eh. Kung sa tao pa na, digestive system na siya, no, siya tagatapag-digest, kung ano pinakain, ano yung waste ng isda, kaya yung tagapag-filter. Para paglabas sa tubig, maganda na. Yung titingnan mo lang, complicated masyado yan. Pero actually, kung marunong ka na hindi, okay lang yan. Tanong-tanong ka sa mga hobby, kasi meron man tayong mga grupo. Tanong mo anong fish ginagamit niya, makita mo yung isda niya. Maganda yung coloring ng isda niya, yung mga kulay. Tanong mo sa kanya, ano ba pinapakain mo? Kung makita mo rin yung maganda katawan niya, tanong mo, anong ba fish pinapakain mo? Weekly, you have to partial by 10% every week, ganon. Ang iba naman, iba. Daily, parang dripping lang. Dripping daily, makapag-ano siya ng ilang percent. So, in 1 week, magiging 10% na yun. So, you don't have to change the water, actually to change the water every week, no? Kung i-dripping mo lang, automatic na yan. Daily, may water change na yan siya. A little more than 10%, okay lang yun. Basta yung isda mo, kondisyon, lahat. Alaman mo naman kung ang isda mo hindi kondisyon, hindi kumakain yan. Ang langoy, hindi maganda ang langoy. Ganun yun. Gusto nyo mag-alaga or naka-alaga na kayo, gusto nyo na lang more knowledge about it. You can contact me anytime sa Facebook ko, no? Facebook. My Facebook is Albino Lee or Koi Village Pet Mall, Davao. Yon, pwede kayong magtanong, any kind of ano, basta alam ko lang. Thank you for this opportunity to impart my know-how about koi keeping. Thank you.